Nagbigay si Paula ng isang meriendang pansit kina Camille at doon niya kinumusta siya ng dalaga kung ano daw ang nangyari sa pag-attend niya sa birthday ni Bella. Ayon nga kay Paula, ay nagpunta lamang daw siya doon upang pagbigyan ang kahilingan ng kanyang anak na si Colleen. Dagdag pa nga niya, nais daw niyang sabihin sa dalawa na wala naman daw forever at maghihiwalay din daw sila. Wika nga niya, tila ba minsan naiisip daw niya na napakalungkot ng kanyang buhay dahil nga mag-isa siya. Nararamdaman daw niya na wala siyang kasama. Ngunit tugon naman sa kanya ni Camille ay naroroon naman daw sila na kanilang mga kapitbahay. Pero iba pa rin daw ang kanyang pakiramdam ayon naman kay Paula. Kaya biniro niya nga itong si Camille na kinakailangan daw mahanap nito ang forever. Hindi daw ibig sabihin na naghiwalay sila noon ng kanyang dating boyfriend na si Rick ay ititigil na niya ang paghahanap sa kanyang the right one. Advice pa nga sa kanya ni Paula ay napakaganda raw umano ni Camille, sexy at napakabait kaya huwag daw niyang sasayangin ang kanyang beauty. Napatawa naman itong si Camille at tila ba'y kinomfort na nga rin itong si Paula. Samantala, tinatawagan naman ni Aljo ang kanyang anak na si Colleen at kinukumusta nga kung nasaan daw ba ito. Ngunit ayon naman kay Colleen ay hindi nga raw siya makakapunta sa kanilang tahanan sapagkat busy daw siya sa kanyang pagre-review. Wika naman ni Bella ay bakit naman daw kasi iniistorbo pa ni Aljo ang kanyang anak. Iniisip naman ni Aljo na baka daw pinipigilan siya ng kanyang nanay Paula na magtungo muli sa kanilang tahanan. Pero ayon naman kay Bella ay nalarapat lamang daw na hindi muna magpunta doon sa kanilang bahay si Colleen sapagkat napakahirap nga raw na mag-isa sa buhay. At maaaring yun daw ang nararamdaman ngayon ni Paula kaya hindi niya pinapayagan palagi na magpunta doon ang kanilang anak.